Math Saya, Mathematics Instructional Videos for Grade 9 Learners. Ang iyong mga pangarap, laging nag-aalap, ang hawakan mo. Kamusta mga ka-classroom? Welcome sa ating channel, walang iba kundi ang Sir Shakes TV. Ako nga pala si Sir Shakes, ang tutulong at magbibigay kaalaman sa inyo patungkol sa asignaturang Sipnayan. O sa wikang English ay Mathematics. Magtatagalog po ako para mas magkaintindihan po tayo. Ngunit pagpasensyahan nyo na kung may mga termino na mas dapat pag-iisalaman po natin sa English. So, simulan na po natin ang ating pag-aaral. Ganyan ang buhay namin dito sa Barangay 143. Hello guys, another topic na naman po tayo para sa ating lesson, no? Ang lesson po natin is all about lesson 2C, solving quadratic equations by completing the square. So nakaka-ilang linggo na rin po tayo, no? At pagpasensyahan nyo na mga manonood sa mga estudyante ko dyan at dun sa mga gustong manood din ng mga video ko, kung medyo maingay po, no? Kung medyo maingay sa background kasi yung kapitbahay namin, maingay yung aso nila, no? Oh, no! So, siyempre, friendly naman tayo sa mga animals, even though minsan napakaingay na talaga. So, diretso na po tayo sa ating topic. Tsagain nyo na lang ingay na aso, ang hirap talagang patahimikin, eh. Okay, so lalakasan ko na lang po yung boses ko, ha? So, unlock level 1, kung napapansin nyo, Flame of Reka tayo, no? Kasi paborito ni Sir yan. Napaghahalataan yung edad, no? Pero magandang kwento po kasi itong Flame of Reka, no? Hindi ko ito sinasabi sa inyo para panoorin nyo yung anime. Hindi, para ma-inspire lang kayo ng kaunti, para may matutunan din kayo, para habang nag-aaral, meron din kayong tinatawag nating entertainment. So, unlock level 1, so, on level 1 po, no? So, unlock level 1 for proper training to unleash your hidden ability within. So, parang sa kwento lang rin ni Flame of Reka yan, na, ano, ni Reka na hindi niya alam na meron pala siyang ability na humawak ng apoy, no? Na tumawag ng mga dragon. So, sa atin naman sa mathematics, baka hindi niyo lang din alam na akala niyo sa sarili niyo hindi kayo magaling sa math. Yun pala, hindi niyo pa nadidiscover yung inyong hidden ability. So, ganun lang rin yan, di ba? Parang yung mga magigay nating knowledge dito para mga dragon na uukit sa ating mga kaalaman. Sa ating kaisipan pala, okay? Next is practice and figure out the correct answers to gain more knowledge and skills. Si Reka, nag-practice din yan bago niya natawag yung walong dragon. Actually, 8 dragons yun, no? So, sa inyo rin, no? Sa mga mag-aaral po natin dyan, practice-practice lang rin. Tsaka, syempre, di ba, hindi naman lahat ng bagay natutunan ng mabilisan, no? Yung iba, given na gifted sila, bilis nilang matuto, pero syempre, practice, di ba? Practice pa rin para at least kahit papano yung nasasanay natin yung sarili natin. Okay? Nasasanay natin yung ating pag-iisip, lalo-lalo na sa mathematics. Next po is, most of the challenges are just past trials. So, parang magre-review lang rin muna tayo, no? So, unlock natin itong level 1. So, ano bang meron sa level 1? So, what you need is the power to remember or recall your past lessons. So, usual naman nung dumaan kayo nung grade 7 at grade 8, dahil nga spiral ang system of education natin, no? Yung ating curriculum. So, nare-review lang rin kayo, no? Kasi, karamihan ng mga madidiscuss po natin dito sa grade 9 ay napag-aralan nyo naman na nung grade 8. Nagdadagdag lang tayo, okay? So, let's proceed. Convert me from PST to S of AB. Ano yon, sir? Shortcut ko lang to, mga anak. Ano? Convert me from perfect square trinomial. So, it is a polynomial na, yun nga lang, itong polynomial na to is trinomial, no? Pero hindi lang siya basta trinomial because it is a perfect square. And then, i-convert natin itong PST o yung perfect square trinomial
into square of a binomial. Square of a binomial? Oo, binomial siya, tapos nakakuha ang dititas ng aristo 2. So, tingnan po natin, ha? Okay, x squared plus 4x plus 4. Yung given na po na yan is tinatawag nating perfect square trinomial. Bakit siya naging perfect square trinomial? So, balikan natin yung FOIL method. And actually, na-discuss natin to last week o dun sa last video natin, yung sa FOIL method, if you still remember, no? Yung factoring. So, kung ipapactor natin itong x squared plus 4x plus 4, ang mangyayari po dyan, magiging x plus 2. Another factor is x, quantity x plus 2. So, dalawang x plus 2 siya, no? Sir, paano yan? So, kung ipo-FOIL method natin yan, no? Ipapakita ko sa inyo, no? So, parang review nga lang rin ito, eh. Aha, ito, no? Diba yung FOIL method natin, yung first, oh? First, x times x, that will be x squared. Ito yung lalabas, right? Next, outer, inner. Yung outer, inner natin, diba? Yung O at I, if you still remember, no? Sir, familiar yan. Oo, kasi ito na yung diniscuss nyo ng grade 8. Tapos nung last week lang, o nung lang sa last video natin, ito yung halos yung natalakay natin doon sa factoring, di ba? So, magkakaroon po tayo ng x times 2 sa outer at sa inner natin is 2 times x. So, magiging ano yan, no? 2x yung outer at yung inner natin is 2x. So, 2x plus 2x, it will become 4x. So, yun yung middle term natin. At yung middle term natin, mapansin nyo, ayun siya, 4x, no? How about the last? That will be 2 times 2. And 2 times 2 is equals to 4. So, x plus 2 and x plus 2 are the factors of the perfect square trinomial x squared plus 4x plus 4. Now, ano yan? Para siya magiging square of a binomial? Dahil nga parehas yung factor natin na x plus 2 sila, no? Parehas. So, it will become x plus 2 quantity square. So, square of binomial na siya. Diba? Paano siya naging binomial? Because we have two terms, no? Yan, no? We have two terms and naka-square na siya. Outside, no? Outside the parenthesis. So, that is a square of a binomial. No? Produkto po yan o galing po yan dun sa factor ng perfect square trinomial. Next pa tayo, example. No? Tingnan natin ito, ha. Convert me from PST to square of AB, oh, of A binomial. No? So, the given is T square plus 12T plus 36. So, kayo nga, oh, ano kaya yung factor niyan? And one thing for sure, ang factor po niyan ay parehas. Dahil nga, perfect square trinomial. May sagot na kayo? Okay. Kung may sagot na kayo, baka tama, no? Pero one thing for sure, tama yung sagot ninyo na yan at ako'y tiwala kasi syempre, na-review na natin ito nakaraan, di ba? So, ang factor po ng t square plus 12t plus 36 ay t plus 6 at isa pang t plus 6. Now, if we will multiply then using FOIL method, ang lalabas po niyan is yung perfect square trinomial natin, di ba? Na t square plus 12t plus 36. Ito lalabas dyan. Papakita ko sa inyo, di ba? Okay, so ito, di ba? Pag minultiply yan, di ba? Pag nag-FOIL method tayo. So, ang lalabas po dyan ay ito, no? So, what is the square of a binomial niyan? At dahil pareha siya, i-combine lang natin sila. So, that will be t plus 6 quantity square. So, this is your perfect square trinomial. Nakuha? That is your PST. Yan yung given. This is your factor or factors dahil dalawa nga, no? Factors. Susulat ko na lang. Factors. And this is our square of a binomial. Square of binomial. Ayan. So, this is our answer. No? So, kinoconvert lang natin, ha? Kino-convert po natin yung perfect square trinomial into a square of a binomial. Okay, ulitin ko, ha. Kino-convert po natin yung given na perfect square trinomial into a square of a binomial. So, next po tayo ay sana hindi nagkakaproblema yung mic, ha. Sakit sa lalamunan. Okay. So, next given is s squared plus 10s plus 25. So, ano po kaya ang factor niyan, no?
So the factor will be, may sagot na kayo. The factor is s plus 5 and another s plus 5. So di ba parehas na naman? O sir, pag pinalbeton ba yan, yun ang lalabas? Of course, yun po yung lalabas, no? Okay, pati even though andun sa middle term, di ba? Saktong-sakto. So ano yung square of a binomial niyan? The square of binomial will be, ano? Ano sagot? Dali! May sagot kayo niyan for sure. Okay, the answer will be s plus, the answer will be s plus 5 quantity square. So that is our answer. Next, the given is x square minus 16x plus 64. Perfect square trinomial po yan. Opo. So, ano po kaya ang factor niyan? Na parehas. Parehas kayo. Kasi napapansin niyo, di ba, yun yung nagiging pattern natin. Parehas yung factor niya. So, the factor will be x minus 8 and another x minus 8. Tama ba yung factor? Double check nyo ba? Try nyo. O, di ba? Tama? Okay. Dahil tama yung factor po natin at parehas sila, pwede na natin silang i-convert into square of a binomial. So, it will become x minus 8 quantity square. Next, do we have more? H square minus 14h plus 49. What are the factors? Sige nga, what are the factors? So the factors will be h minus 7 and h minus 7. So dalawa, no? Dalawang h minus 7 po. So tama ba? Oo, tama, no? Negative 7 times negative 7 is positive 49. Yung outer inner natin, no? Ang kalalabasan po yan, pag sinam natin o pinag-add po natin or pag tinotal po natin yan, that will be negative 14h. So dahil parehas nga yung ating factor ng perfect square trinomial, the square of binomial will become what? It will become h minus 7 quantity square. Do we have more pa, di ba? Oh, ayan, paunahan sumagot, ha. Oh, ito, paano to? T square plus 2 over 3 t plus 1 over 9. Hala, sir. Bakit ganyan yan, Sir Shakes? Ano po? Fraction. Alam nyo guys, pag fraction, huwag nyo pong ikakatakot dyan. No? Kung ano yung pattern natin nung umpisa, ganun lang din naman yung pagkakasunod-sunod nyan. Kumbaga, gagayahin lang rin natin yung example dun sa mga previous, di ba? Kasi yun lang din naman yun. So, ano kayang factor nyan? So, kung mapapansin ninyo, no? 1 over 9. So, ang factor po nyan ay t plus 1 third and another t plus 1 third. Hala, sir, totoo ba na ano, yan ang factor niya? Oo, check niyo yung dulo, no, sa last niya. 1 third times 1 third, di ba? 1 third times 1 third is equals to 1 over 9. Sir, yung 2 thirds t, yung middle term, ang hirap po niya na. O pag may nag-multiply natin yung 1 third t, di ba, ang lalabas nun is 1 third t. Then another 1 third t pa rin. Ito. Ito yung tinutukoy ko, no? Ito, pag minultiply mo doon, meron tayong 1 third t. Or 1 over 3 t. And then, the same thing here. Yung outer inner natin, ipagpa-plus natin yan, di ba? 1 third t. Oh, i-add nyo yan, di ba? Pag in-add po natin yan, oh, wag matatakot yung dyan sa fraction na yan. Kung mapapansin nyo, ang tawag dito is, like fractions ba, if I'm not mistaken, kasi parehas sila ng denominator. Kapag kaganyan, similar fractions pala, no? Pag similar fractions, so all we have to do is to copy the denominator and then add the numerator. 1 plus 1, that will be 2. And then copy the variable. So we have 2 thirds t. O, yun yung 2 thirds t, o, oh, diba? Oh. Dahil same yung ating factor, we can convert it now into a square of a binomial. So the square of binomial will be t plus 1 third quantity square. Okay, so congratulations! Congratulations! Why? Because as you unlock level 1,
you are now ready to answer the following questions. So what are the questions? Number one, how do you describe a perfect square trinomial? Kayo, sa palagay nyo, paano nyo ba i-describe yung perfect square trinomial? Sagutin nyo, sa sarili ninyo, okay? Hindi ko nahintay yung sagot nyo, kasi syempre, gaya ng lagi kong sinasabi, no? Ginagawa ko po itong video na ito para sa mga estudyante ko. At syempre, lagi ko nire-respeto yung mga estudyante ko na nakadata. Kasi nga yung mga nakadata, yan yung medyo nahihirapan pagdating sa, syempre, yung pagpapaload. Pero yung mga naka-wifi, swerte sila kasi pwede nilang ulit-ulitin yung video hanggat hindi nila naiintindihan. So, number two, how did you express is... sorry ha, may mali dito. How did you express each yan? Each po yan, sorry, no? Each perfect square trinomial as the square of binomial. So, paano raw natin ine-express yung perfect square trinomial? Paano natin daw siya kino-convert bilang square of binomial? So, kanina pinakita naman natin kung paano natin kino-convert, no? Next, number three, how is the third term related to the coefficient of the middle term? Nako, napansin nyo ba yon na yung third term natin may relasyon o may kinalaman dun sa ating coefficient sa middle term. So kung napapansin nyo yung outer inner po natin, di ba? Yun lagi yung kinukonsidera natin. Kasi madali lang mag-factor nung first term, tama ba? At madali lang rin mag-factor nung third term. Kaya lang yung middle term, yun yung lagi natin kinukonsidera. Di ba? Kung maaalala nyo yung level 1 natin dun sa factoring na topic. Di ba? So, ayun yung kagandahan sa math, no? As we go further, no? Nababalikan pa rin natin yung mga na-master na nating naunang lessons. Tama ba? Okay, next. Number 4, is there an easy way? So, meron bang madaling paraan? Siyempre, meron. Ano? Kung meron pa kayong ibang naiisip na pamamaraan, gawin ninyo. Wala namang limitasyon sa mathematics, no? Kung may mas madali kayong pamamaraan, mas may madali kayong naiisip na pwedeng gawin, na kung saan ito naman ay tama, basta hindi ito lang tatandaan natin, basta hindi siya lumalabag sa mga laws ng mathematics, wala po tayong problema dyan. Okay? Next! You get so wrong, ooh, you get so wrong, unlock level 2, so level 2 na tayo. So magkakaroon po tayo uli ng 2-part video, ha? Hindi ko na gagawin 3-part. 2-part lang, kasi medyo mahaba ito no? Medyo mahaba. Okay, unlock level 2 po tayo. So ano ba yung level 2? Level 1 gives you more confidence and build your strategy. So we strategize already, no? Nakita natin, nalaman natin na pwede palang may madaling pamamaraan para yung perfect square trinomial ay magawa nating square of a binomial, diba? Next, figure out the easy way to finish the challenges. Siyempre, ganun naman dapat, no? Huwag po nating i-stressin sarili natin. Yun naman yung lagi kong sinasabi, no? Kung may madaling pamamaraan, kung may madali kayong napapansin ninyo, pwede itong gawin, ha? Kaysa dun sa ginawa na sir, kung ayaw nyong gayahin yung ginagawa ko at meron kayong mas madali, mas okay yon, mas pabor ako dun. Kasi, syempre, kanya-kanya tayo ng pagkaunawa, no? Pero kung yung pagkakaunawa ninyo ay mas sa palagay ninyo, mas effective, very good po tayo dyan. Mas gusto ko yung ganyan, yung nag-iisip, no? Nag-iisip ng mas mabilis na pamamaraan. Basta tatandaan na hindi nilalabag yung mga laws ng mathematics. Okay, next. We have recall and assess if there is a connection between the trials on level 1 to perfect this level. So, i-recall natin yung ginawa natin dun sa level 1 para ma-unlock natin tong level 2. So, ganun naman lagi, no? Magkakaroon tong yan, no? Kaya dapat dun sa level 1, medyo na-master nyo na ng maayos para dun sa level 2, handang-handa na tayo. So, let's proceed, no? You can make me perfect. So, how can we able to make... okay. So, this activity naman. So, kanina, no? So, kanina, given na yung perfect square trinomial. Ito naman, perfect square trinomial na yung given. It so happen na nawawala yung third term. So, how are we going to look for the third term? Manguhula ba tayo? Pwede na yung kung ano yung naisip natin dyan para to fulfill. Maraming numbers na pwedeng ilagay dyan sa blanco na po na yan, no? Ito pong blanco na to. Hindi naman pwede basta kung ano lang naisipan natin. Dapat meron po tayong rason, dapat meron po tayong pamamaraan. Pero actually, binigyan na tayo ng clue kanina, no?
balikan ko yung clue, ha. Ito, ito, ito. Nabasa nyo. Recall and assess if there is a connection between the trials on level 1 to perfect this level. Alam nyo, hindi ko sa face-to-face na class ito, hindi ko na ito ituturo agad eh. It so happened na dahil nga nasa new normal system of education tayo, kaya direkta na agad at sasabihin ko na sa inyo yung ginagawa kong pamamaraan. Ang ginagawa kong pamamaraan dyan, sa mga minamahal kong manonood at sa mga minamahal kong estudyante dyan, ngayon na naman, nawawala naman kasi. Okay, haharapin ko yung ano, yung middle term. So, syempre, ang middle term natin is yung 2x, no? At kukunin ko yung numerical coefficient niya. Ano yung numerical coefficient? Yung number na kasama ng variable dun sa middle term. O mas kilala nating linear term, no? Natatandaan yung linear term, o, di ba? So, yan yung 2x. So, kukunin lang natin yung numerical coefficient. That will be 2. Anong gagawin natin dun sa 2? Ito, papakita ko na, ha? O, yung 2, i-divide ko sa 2. Always kong i-divide sa 2. Okay? Always tayo mag-divide sa 2. Nakuha? O, sige, mamaya may example pa naman, no? So, magiging 2. Saan galing tong 2 na to? Itong 2 na to, ito yung numerical coefficient, ha? Yan, yan yun. E saan galing tong 2 na to? Gaya na sinasabi ko, we always divide it by 2. And then, 2 divided by 2, that will be equals to 1. Right? Are we done? 1 na ba ang ilalagay ito? No. May isa pang gagawin. Ay, ba't nawala? Ayun. So, masagot na agad kasi ano. Ay. Sorry. So, ito. So, 2 divided by 2 is equals to 1. And then, tong 1 na to, i-square natin siya. I-raise to 2 natin siya. Ito, ni-raise ko sa 2. It so happened that 1 raised to 2, 1 times 1 is equals to 1. So, ito na yung sagot natin, itong 1 na to. Itong 1 na to yung ilalagay na natin dito. That will be our answer. Okay? So, tingnan nyo, ha. That will be 2, x square plus 2x plus 1. So, perfect square trinomial na siya. Sure ka ba dyan, sir? Talaga bang yan ba ay magiging perfect square trinomial na po ba talaga yan? Opo, kasi pwede na sa atin siyang i-factor. Dapat yung factor niya parehas, ha? Ano factor niya? The factor will be, sagutan nyo nga, ano factor na x squared plus 2x plus 1 na parehas? That will be x plus 1, tama ba? And another x plus 1. Ba? X times x, x squared. 1 times 1, that will be 1. 1x plus 1x, kasi yun yung outer and inner natin, that will be 2x. So, pwede na natin siyang gawin uli, no? Balikan natin yung sa level 1. Madali lang yan. Gawin natin square of binomial. That will be x plus 1 quantity square. Diba? Pero hindi naman yan yung ano, ginawa lang natin yan. Kasi ang tunay na pinapagawa sa atin ay hanapin natin yung nawawalang third term. Okay, so next po tayo. You can make me perfect. T square plus 20T plus blank. So ano kaya? So yung ginagawa natin kanina, no? Sabi ko, no? Hanapin yung middle term. The middle term is 20T. Kuhanin yung numerical coefficient. The numerical coefficient is 20. No? 20. So if that is 20, sabi ko, diba, kanina, always divided by 2, o 20 divided by 2, that will be, sagot, para kunyari may kausap tayo, that will be 10, o 10. And diba, sabi ko, after nun, i-square natin siya, o pakita na natin, ha. So 20, yun, dun galing yung 20, sabi ko, always divided by 2, so divided by 2, the answer will be 10. Now, 10, sabi ko, diba, i-square natin sagot natin, i-raise to 2. 10 square, it only means that 10 times 10. 10 times 10 is 100. So, meaning, 100 is the missing term. So, 100 yung ilalagay natin dito. Are we correct? Let's check. So, t square plus 20t plus 100. Eh, sir, ano naman ang magiging factor niyan? Ang magiging factor po niyan, pag i-convert po natin yan sa square of a binomial, that will be t plus 10. Tama ba? T plus 10. And another t plus 10. Is equals to, kapag ginawa natin square of a binomial, that will be t plus 10 quantity square. Diba? Okay, next.
So next is S square minus 16S plus blank. Paano yan? So kukunin natin is the numerical coefficient that will be negative 16. No, dun sa middle term. Negative 16. Oh, negative 16 always divided by 2. That will be negative 8. Am I right? And then i-square natin yun. Negative 8. Negative 8 raised to 2. Negative 8 times negative 8. That will be positive 64. O, tingnan natin. Okay. Negative 16. Dun galing yun uli. No? Papakita natin para hindi kayo nalilito. Then yung galing negative 16. Sabi ko, always divided by 2. So, that the answer will be negative 8. And that negative 8, hindi pa tayo tapos dyan. Dahil i-raise to 2 natin yan. Pag na-raise to 2 yan, negative 8 raised to 2, negative 8 times negative 8, that will be positive 64. So, meaning 64 is the missing third term. Okay? Tama ba? Yes, we are correct. S square minus 16S plus 64. Oh, hindi ko na ipa-factor. Ano kaya ang square of binomial nito? What do you think? Okay. The square of binomial is S minus 8 quantity square. So that is the square of a binomial of the perfect square trinomial S square minus 16S plus 64 kasi nakita na natin yung nawawalang third term. Next is another example, x square plus 24x plus blank. So blank. So another na naman, oh, kunin yung numerical coefficient ng middle term, that will be 24. Am I right? So 24 divided by, always divided by 2. So divided by 2, that will be 12. Am I right? So 12. 12 raised to 2 mo. Oh, 12 raised to 2, that will be 12 times 12. And 12 times 12 is equals to 144. So let's look. So, tama naman, di ba? 24 divided by 2, that will be equals to 12. And 12 raised to 2, that will be 144. So, meaning, the missing third term is 144. Are we correct? Yes, we are correct that 144 is the missing term to make this equation a perfect square trinomial. Since this is a perfect square trinomial, what is the square of binomial? Convert na agad natin. The conversion will be x plus what? X plus 12 quantity square. Diba? Ang galing. From level 1, nadadagdagan tayo ngayon. Diba? Nadadagdagan yung ating competency. Nadadagdagan yung ating kaalaman. O, next. Ito pa. H square minus 30H plus blank. Negative 30. The numerical coefficient. Hala, negative 30. O, divided by 2. Negative 30 divided by 2, that will be negative 15. Tama? Negative 15. O, negative 15 raised to 2. Hala, 15. O, 15 times 15. Diba? Negative 15 times negative 15 pala. Siyempre, negative plus negative, that will be positive. The answer will be 225. Okay, so we have negative 30 divided by 2, that will be negative 15. Here, and negative 15 raised to 2, that will be positive 225. So, meaning 225 is the missing term. Are we correct? Yes, we are correct. And what is the square of binomial? Let's convert it already. The square of binomial will be h minus 15. May pattern kayong nakikita, di ba? Parang hindi ko sinasabing parang may pattern. Actually, there is a pattern. But that pattern, no? Tapusin ko muna to. That pattern is for you to see. No? That pattern is for you to think na parang ganito yung ginagawa. Parang ganun, no? So, hindi ko hawak yun, ha? Hindi ko hawak yun. Hindi ko hawak is yung imagination ninyo, paganahin ninyo, no? Yung kung paano kayo mag-iisip. Parang ganito lang yung ginagawa ni sir. Kung ano man yung parang ganito na yun na sa palagay nyo, tapos tinesting nyo, no? Pinractice nyo, tumama ka, ibig sabihin tama yung nasa sa isip mo, gawin mo yun. Diba? Gawin mo yun. Kung saan ka mas nadadalian. Diba? Sabi ko nga sa mathematics, kung saan mas madali, dun ka.
Pero basta, tama dapat yung sagot at tama yung proseso. Next. Congratulations! So, congratulations natin. Now that you have completed levels 1 and 2, you may now face the 7 dragons. What? 7 dragons? Okay. So, nire-relate nga natin kay Flame of Rekha, no? Kasi si Rekha, bago niya nakuha yung actually 1 dragon, no? So, yung 7 dragon, no, bago lumabas yung pang-8, bago niya nakuha yung 7 dragon, eh matinding pagsasanay, practice, training yung kanyang ginagawa. Hindi ko naman sinabing mag-martial arts kayo, mga anak. Ang sinasabi ko sa mathematics in relation to that is mag-practice tayo na mag-practice. Lalo-lalo na ngayon that we are facing a new normal system of education na wala nang face-to-face, no? Gawan natin ang pamamaraan na makakapag-practice tayo kahit nasa bahay tayo, no? Ayoko naman magbigay ng sobrang dami activity kasi baka ma-stress out naman kayo, di ba? Okay, next. You may now face the 7 dragons. So now, know each of them very well. Yes. Know each of them very well because they are not your enemy. Rather, they will serve as your ally. Hala, parang pinaalala, parang mayroon tong gustong ipahiwatig sa atin, no? Anong kaya itong ipapahiwatig na, no? Good luck on your quest. So, mag-quest tayo for the last na ba yun? De, next level, no? The level 3. We will unlock level 3. So, we will face 7 dragons daw. Mm-hmm. So, if that 7 dragons will help us, all we need to do is to what? To know them very well. So, kailangan aralin natin yun. So, that will be on the second part of this video. Kaya, stay tuned for the second part. Diyan ka lang, cool ka lang, diyan sa bahay maglibang. Huwag ka munang lumabas para sa iyong katakanan. Bumikit ka lang saglit at sa Diyos ay lumapit. Sigurado ako tiyong mawawala ang iyong bat.